Ang Nanugang Kumpilyonaryo. Kabanata 24. Kalalabas lang ni Dr. Gerald D. sa paliparan sa oras na ito, sa likod ng isang medikal na pangkat ng isang dosenang seryoso at matapat na mga doktor. Kung may nakakaalam ng bagay na nakakita nito, tiyak na magugulat sila. Dr. D. Hospital, ang pinakasikat na medical team. Hindi isa, isa lang. Gerald D. Dalawang beses na tumikim si Andrew, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Emenshu, kailangan mong magtanong, hindi komportable para sa iyong magaling na pamangkin na makita-kita. Pamangkin. Si Emenshu kaya? Agad na napagtanto ni Gerald di ang isang bagay, at magalang na sinabi, Master Cheng, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Maaari mong tawagan si Emenshu, at sasabihin ko sa kanya. Bahagyang itinaas ni Andrew ang kanyang kilay, ngunit ibinato ang telepono kay Emenshu na nakaupo sa sofa, at malamig na sinabi, hinahanap ka ng tiyuhin mo. Tiyuhin. Galit na galit si Emen, hinampas ang mesa at sumigaw, fuck, paano ka tinawag ng tiyuhin ko? Habang umuungol si Emenshu, biglang may galit na saway mula sa puting ilaw na cellphone sa sofa, Emen, anong pinagsasabi mo? Hindi kaya hindi kita makontrol ngayon? Tiyo! Tiyo! Boses yan ng tito ko. Si Emenshu ay labis na natakot kaya ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang salan at siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinabing, Hoy tito, paano mo nakuha? Siya ay ganap na natulala at isang sabog ng malamig na hangin ang tumusok sa kanyang mga buto. Hindi siya makapaniwala na tinawag nga ng kanyang tiyuhin ang maliit na puting mukha na ito. Bago pa siya matapos magsalita, si Gerald D. sa kabilang banda ay galit na hamarang sa kanya at sinabing, Emen, wala akong pakialam kung paano mo masaktan si Master Chen, hihingi agad ako ng tawad kay Master Chen kung hindi ay mabibitay ka. Ang malamig at mapangutos na mga salita ay nagpahahabol kay Emenshu. Galit si Tito. Tito, ito. Bakit mo tinawag ang mabahong batang ito na tulad niya? Hindi pa rin makapaniwala si Emenshu at nakipaglaban sa kanyang huling laban. Ha. Si Gerald D. na mabilis na nakalabas ng airport ay kinuha ang medical team at dumiretso sa Audi A8L na inayos ng pinuno ng autoridad ng lungsod, anong mabahong brat? Siya si Master Cheng, how dare you be so rude, at agad na lumuhad at humingi ng tawad kay Master Cheng kung hindi ay wala ang pamangkin mo. Binigay ito ni Emenshu ng buo at galit na galit ang tiyuhin ko. Paano magiging ganito ang mga bagay? Itinaas niya ang kanyang ulo at ang pawis sa kanyang noo ay nabahira ng kanyang sugat na nagudyok sa kanya upang linisin ang kanyang isip. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, tumakbo siya at sinabing mapagpakumbaba, paumanhin, Master Cheng, nalilito ako. Damay, apologize for the carelessness just now, sana mapatawad mo ako. Ang mayabang na si Emenshu ngayon ay taos puso at taos pusong hihingi ng tawad na iiwan ang lahat na nakatulala. Hindi ba siya ang pamangkin ni Professor Dr. D, isang karakter mula kay Jin Ling, hindi siya na may mata at kamay, paano siya hihingi ng tawad? Sa pakikinig sa tawag sa telepono kanina, tila galing ito sa kanyang tiyuhin, si Professor Gerald D. Tinatawag na maliit na puting mukha. Jeez! Ano ang pagkakakilanlan ni Andrew? Talagang hinayaan niya ang medical leader na sinatawagan siya ng personal, kaya labis na natakot ang kanyang pamangkin. Lalo na si Mr. Go, nang makita ang suportang inaasahan niya, humingi ng paumanhin sa isang binata na labis na natakot. Paanong hindi siya magpapanik? Paano ka hindi matatakot? Nanginig si Mr. Go sa kanyang puso at bumuhos ang malamig na pawis na parang talon. Anong uri ng pag-iral ang pinukaw niya? Sina Oliver Lee at Lilibeth na nasa gilid ay nakalaya na sa oras na ito, nakatayo sa tabi ni, nakatitig kay Mr. Go nang may malamig na mga mata, Mr. Go, sinabi ko na sayo, si Master Cheng, hindi mo magagawang buluhin. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhad si sa harap mismo ng lahat. Ang nangungunang limang bayani ng underground forces sa Xiangjiang City ay lumuhad lang sa harap ni Andrew, pagkatapos ay mabilis na umakyat sa mga daliri ng paa ni Andrew, pinukpok ang kanyang ulo at nagpatira pa, humihingi ng awa, Cheng. Master Cheng, nagkamali ako. Please spare. Ako ay bulag, nakakasakit kay Master Cheng, dapat ako ay mapahamak. Napaungol, sinampal lang ni Mr. Go ang kanyang mukha at tumunog ang sampal sa buong kahon. Si Andrew ay mukhang walang pakialam at malamig na sinabi, Lilibeth, paalisin mo muna si Marian Young. Oo. Direktang kinuha ni Lilibeth ang dalawa at pinauna si Marian palabas.
Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa kahon na kasama ni Mr. Go ay lahat ay nakalupasay sa lupa at nakahawak sa kanilang mga ulo, nanginginig. Dahil ang unang ginawa ni Oliver Lee pagkagising niya ay isang tawag sa telepono, sa isang iglap, 40 o 50 magkakapatid ang bumuhos sa Joy Club, ganap na nakapalibot sa kanya. Mula sa labas makikita mo ang higit sa 12 mga thug na nakasuot ng itim na suit na humaharang sa Joy Club. Sa kahon, umupo si Andrew sa sofa at walang pakialam na tumingin kay Emin Shu na nakatayo sa harap niya na nakayuko at nakayuko ang ulo at siya na nakaluhod sa lupa na may dugo sa ulo. Pumunta ka! Putok! Si Marvin Wang ay sinipa ni Oliver Lee mula sa likod ng beaded curtain papunta sa sofa. Nanginginig na siya ngayon at ang mga mata niya ay maliikot. Nang makita niya si Andrew, agad siyang lumuhod at kumilos, humihingi ng awa habang ang ulo ay nakahawak sa lupa, Cheng. Andrew, kapatid na Cheng para sa kapakanan ko at ng aking mga kasama, Vice Presidente to the Power of Six, mangyaring iligtas mo ito sa akin. Time, bababa na ako. Hindi na muli. Ang mga mata ni Andrew ay walang pakialam, ang kanyang galit ay lumutang, at sinabi niya, ayoko na siyang makita muli sa lungsod ng Xiangjiang. Oo, Master Cheng. Si Mr. Lee ay mula sa Jiangho, at naunawaan niya ang layunin ni Andrew sa isang pangungusap. Sa isang sulyap, kinaladkad ng 2 nakababatang kapatid si Marvin Wang na umiiyak at humihingi ng awa sa isa pang kahon. Sa sobrang takot ni Marvin Wang ay lumabas ang dumi at ihi kung saan-saan at may baho sa buong lugar. Your turn, Emin Shu, malamig na sabi ni Andrew. Nagpout si Emin, pinisil ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, Master Cheng, ang tiyuhin ko ay si Gerald D. Muli kayong magkakilala ng aking tiyuhin, manatili sa landas, hayaan mo akong umalis sa pagkakataong ito. Xiangjiang City, hindi na ako babalik. Nahanap na ni Emin Shu ang sagot. Kahit mayabang itong si Master Cheng at most ay may lakas siya. Kung talagang maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili, tiyak na hindi siya pababayaan ng kanyang tiyuhin. Kaya, wala na siyang dapat ikatakot. Manatiling isang linya. Nang marinig ito, tumawa si Andrew, kilala mo ba kung sinong babae ang gusto mong hawakan? Hindi talaga alam ni Emin Shu, hindi ba babae lang siya, pinipilit ni Master Cheng na sirain ang lambat. Namatay ang isda at nabasag ang lambat. Agad na natigil ang ekspresyon ni Andrew, malamig na kumislap ang kanyang mga mata, si Marian Yong ang asawa ko. Bookworm. Nanginig si Emin Shu, at nalaman kaagad ang problema. Nakikipaglaro sa mga babaeng nakikipaglaro sa asawa ng ibang tao. Oops! Iyon Master Cheng, hindi ba ito kaunti, pasensya na, 500,000 yuan, kahit na ito ay espiritual na kabayaran para sa aking nakababatang kapatid na lalaki at babae. Siya ay medyo nalilito sa kanyang puso, ngunit siya ay mukhang walang takot. Malaki ang 500,000 sa mata ni Mr. Shu. Pera ba ang pinag-uusapan mo sa akin? Malamig na sinabi ni Andrew, Oliver, bigyan mo siya ng 3 milyon. Walang pag-aalinlangan sa bahagi ni Oliver Lee at nagmamadali niyang inilabas ang kanyang mga nasasakupan upang kumuha ng 3 milyong tao sa loob ng 5 minuto bago at pagkatapos. 3 silver na melita, lahat ay binuksan at inilagay sa coffee table, lahat ay pulang perang papel. 3 milyon ang puno. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Mr. Shu at kumibat ang gilid ng kanyang bibig, Master Cheng, ano ang ibig mong sabihin? Bilhin mo ang iyong 3 binti. Malamig na sabi ni Andrew. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, idiniin ng mga tao ni Oliver Lee si Emin sa lupa, ang mga tao ay nakabaligtad, at ang kanyang pantalon ay hinubarin, na naiwan lamang ng isang pares ng puwet. Nakakatakot. Master Cheng, ang tiyuhin ko ay si Gerald D., hindi mo ito magagawa. Nang pumiglas at sumigaw si Emin Shu, ngunit hindi ito nakatulong. Kung maglakas loob kang hawakan ako, tiyak na hindi ka pakakawala ng tiyuhin ko. Hindi nagsalita si Andrew, nakapikit lang. Agad na itinaas ni Oliver Lee ang metal na baseball bat sa kanyang kamay at binasag ito ayon sa pandiyan ni Emin Shu. Ano? Umalangaungaw sa buong kahon ang isang matinis at nakakadurog na sigaw. Ang mukha ni Emin Shu ay agad na naging kulay puso ng baboy, ang kanyang buong katawan ay sumigaw at gamulong, nakayuko, nakahawak sa kanyang pandiya, siya ay hindi nakaimik, tanging siya ay napaungol. Hinding-hindi siya hahawak ng babae sa buhay niya. Sabay-sabay. Sa pasukan ng Joy Club, huminto ang 5 itim na Audi A8L. Si Gerald D. ay nagmamadaling tumakbo palabas ng sasakyan, kasunod ang pinuno ng Xiangjiang City.
May pawis sa kanyang noo sa oras na ito, dinala ni Mayor Ana Zingy ang kanyang sekretarya upang habulin si Dr. D sa kanyang harapan. Professor D. Pakisuyo ay dahan-dahan. Nakatanggap siya ng balita na si Gerald D., isang nangungunang medical na eksperto, ay dumating sa Xiangjiang City at agad na sumugod sa airport para sunduin siya. Malaking tao ito. Pagdating sa lungsod ng Xiangjiang ay kaluwalhatian lamang ng lungsod ng Xiangjiang. Siguraduhing magsaya. Hindi, sa sandaling makatanggap ako ng isang tao, dumiretso ako sa Joy Club. Si Mayor Ana ay labis na nalilito na kailangan si Dr. D na dumating mag-isa at tila siya ay nagmamadali. Sa pintuan ng Joy Club, mahigit isang dosenang mga thug na nakasuot ng itim na suit ang naghihintay ng may paghanga, direktang humaharang sa daanan ni Dr. D paumanhin, sarado ang venue. Sumimangot si Dr. D at nang magsasalita na sana siya, si Mayor Ana, na nasa likuran niya, ay tumakbo at pinagalitan, hindi ka masyadong nahihiya, na naglakas loob na isara ang field. Nang makita ng kontrabida ang taong iyon, bigla siyang nanginig sa takot, Zingy. Ana Zingy. Bakit nandito si Mayor? Sino ang matandang ito? Talagang hinayaan si Ana Zingy na personal siyang samahan. Kagad, naghiwa-hiwalay ang mga tulisan at yumuko at magalang na inanyayahan sina Dr. D, Mayor Ana, at ang iba pa. Nang makita ni Mayor Ana na puno ito ng mga tao, agad siyang nagalit. Tila kailangan nating palalimin at pabilisin ang pagpapatupad ng pagpuksa sa itim at kasamaan. Itinulak ang pinto ng kahon. Sumugod si Gerald D, at nasulyapan si Emen Shu na paulit-ulit na sumisigaw sa lupa. Ngunit wala siyang pakialam, at agad na tumakbo kay Andrew, kalahating yumuko at tumanggo ng may paggalang, Master Cheng, sorry, I'm late. Nakita ni Mayor Ana na sumusunod sa likuran, ang eksenang ito sa oras na ito, at ang buong tao ay nagulat na parang kulog. Dr. D. Ibinaba ni Professor D ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa isang binata. Abangan ang susunod na kabanata.